nag-aaral sa inyo, mga kabayan ko. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko doon sa isda. Doon sa isda binili ko dahil ako hindi nakahuli. No, kami mag-fishing sa Babakaw. Panuorin ninyo. Yan, mga kabayan. Yan ang tinatawag na isdang asuhaus. Takaw, napakasarap nitong isdang ito. Ito yung isa sa paborito ko ay. Ngayon ito yung aking gagataan. Napakasarap nito. Sana kayo makapaggata rin ng ganitong isda. At ito yung ginagawa ko din itong ano, paksew pagkaminsan. Ito yung hindi matinik, kaya napakasarap. Ito yung talagang ano, pag makikita nyo sa palingke, doon sa kasamahan ng mga isdang bataw, ay bumili kayo at subukan ninyo itong isdang ano, asuhos kung tawagin. Yan mga kabayan, nating inaas ang papagayaan, nating bababada muna ng asin at karikit na paminta. At maya-maya ating ipiprito. Ngayon tayo ay ano, magagayat ng ating panahog. Diyan sa ating ginatang yaan, ginatang asuhos, napakasarap. Sabi ko sa inyo, akala ninyo itulingan lang masarap na ginataan, ay inakaw. Pag arinatikman ninyo, ay sinasabi ko naman, mawiwili kayo. Tsaka sadyang masarap itong isdang asuhos. Yan kabayan, tayo gagayat ng bawang, pandali na eh. Tapos, ito naman sibuyas. Oh, danda naman, may mataga. Ayan, talupay, talupay. Mga kabayan, di talagang... Ito yung pag makikita ko sa palingke, itong isdang asuhos, talagang ako'y bibili. Hindi maaaring hindi eh. Talagang napakasarap lang. Sana'y masubukan ninyo ito. Ngayon, gagayatin din natin yung ano, sili. Lalagyan natin ng pampaanghang na yan. Tayo naggayat na rin ng sibuyas. Siyempre, mga kabayan, eh, hindi mawawala. Itong pinakamaganda sa ano, ginatang isda, yung ating tinatawag na luyang dilaw at syanit ako. Pampaganda ng kulay. Huwag lang pakakasubrahan at mapait-pait. Kaya tayo ay dadagdagan pa rin natin yung mismong luyang puting yaan at siya na magbibigay talaga ng flavor ng luya o ginger. Ayan. Yung dilaw, kunti lang, pampakulay lang. Ito yung ating mga ginayat na panahog. Meron din tayong paminat, bitseng, krikit na asin. Ayan. Ngayon, ating ano, paiinitin itong ating kawaling ito at di tayo magpiprito di yan yung ating isdang asuhos. Masarap yun na ipiprito muna dahil yung natural na bango niyang isdang yan, mapapalabas natin. Hindi yan sa ating gagawin pagpiprito, mga kabayan. At habang tayo ay magpiprito niyan, gusto kong batiin sana ulit itong ano, mga kabayan natin, si Ma'am Tony at sa asawa niya si Michael Angelo Casas. Kasama na rin yung mga taga Honda Prestige, Batangas City, si Sir Kim, si Ma'am Jackie, si Ma'am Ayi at si ano, Ma'am Isa. Yan si Ma'am Isa ay meron ding ano ay YouTube channel, Isa Viterbo. Baka gusto ninyong tingnan, mga kabayan. Ayan mga kabayan, ipiprito lang natin yan ng papagayaan. Itong isdang asuhos, ito medyo pahaba na mahaba-haba din ang uso. Yan, sabi ko sa inyo, maputi ang laman ng papagayaan. Yan ay hindi matinik. Halos ang tinik na niyo lang pinaka-spine na yun, yung pinaka-tinik sa gitnang yaon. Kaya yun ay safe kainin kumpara sa bangus. Misal yung bangus nakakabitig ay kakatinik ng lalaugan. Nakaw, ay kakahirap. Ay ito ang isdang asuhos ay hindi. Ito yung nakaw, medyo bukod sa masarap na ay pwede mo lantakan ng lantakan. At talagang hindi ka basta matitinay. Kung mula kakainin yung mismong tinik, ay tunay namang. Yan, ating pagugulong-gulungin lang ng papagayaan. Diyan sa ating mantika, mga kabayan. Sinisirlaan natin yan ng papagayaan, ng karikait. Hindi naman para pakatustahin, kaya ihahanguin na natin ng pautay-utay yung mga ano na, medyo ayos ng pagkakaprito. Ikabango niyan na eh, kung maamoy ninyo. Tutuloy lang natin, mga kabayan, ng pagpipritong papagayaan. At habang ginagawa natin yan, gusto ko din bati ito si Kabayang Rap-Rap Katod. Lagi doon nanunood, sabi ng anak ko, kaibigan ng aking anak, si Roger. Kasama na rin ang ating kabayan na si El Vendido Terrago and family na nasa Canada. Salamat sa inyong panunood. Siyempre mga kabayan, hindi ating ipiprito ng tugay ang ano, ating isdang asuhos. Nakita nyo yung ulong yon. Kala may ulo ng barakuda eh. Medyo mahaba, matangos eh. Ang usaw. Ang papagayaan. So, ayos na. Ayos ng pagpiprito. Ngayon, palit tayo ng kawalay. At tayo magsasangkot siya na diyan ng ating paggagata. Lagyan natin ang karikit na mantikang papagayaan. Tapos di yan. Eh, siyempre, alam na yung mga sunod-sunod na mga pangsasangkot siya. Una na di yan ating ilalagay ay muna yung ano, yung ating mga luyang dilaw at luyang puting yan. Kailangan yun eh, may prito muna ng maganda di yan. At yung kulay na yun eh, mapalabas na. Kita nyo ga, utay-utay na dilaw ay.
Tsaka ang bango niya, mga kabayan. Ngayon, isasama na rin natin yung ating bawang na ginayat. Ayan. Isasama natin ang papagayan, ha? Huwag yung papagayan. Dapat ipapagayan. Ayan. Tapos haluin natin. Natin sasangkutsin yung bawang. Huwag masyadong pakakalaksan ng apoy. At pagka malakas ang apoy, madaling masunog ang bawang. Ang bawang. Ha? Mga katagabawan ang nasabi. Kaya mga katagabawan, kayo bagay nanonood sa akin. Oh, sana po ako yung support ha. May mga subscribers tayo diyan ay. Sinama na rin natin yung ating siling haba. At yung ating sili pasiting yan. Yung ating sili maanghang. Magbibigay ng init. Magbibigay ng init sa magdamag. Yun naman. Yan na. Kita nyo baga. Parang pwede nang utayin niya. Sinama na rin natin yung ating karikit na ano, bitchain. Yung ating nga mga isang kutsarang at sinata, isang kutsaritang paminta. Ayan na. Kita ninyo. Medyo bantuan natin ng karikit na padalwang gatang yan at nang hindi magtutong. Kailangan ay talagang maano muna natin yung flavor ng ating mga panang pansahog na yan. Yung ating mga siling yan, mga sibuyas. Mapalabas natin yung flavor at mapalabas natin yung mga flavor na yan. Dinagdagan natin at utay-utay na natin yung alaw. Ipagbubuhos diyan yung ating mga gatang yan. Ating pabubulak ang maigay. Ngayon, sinamahan natin ang isang kutsarang ano yan, suka. Ang lagi kong ginagamit ay yung ano, cane vinegar, red cane vinegar. Napakasarap na. Oh. Yan na. Ayos na ayos ang pagkakakuto. Halu-haluin lang natin papagayat ng ano, nahalo natin. Sana pwede tayo mag-subscribe at malagi pa ding manood. Ngayon, lalagay na natin yung ating kakang gata. Yan. Yung ating unang gata, kung tawagin kakang gata, anak ng tiyong gata. Hindi pala, kapatid pala ng tiyong gata at anak ng lolong gata. Ayan na. Ano yung sinasabi ko, dinay, kinama na ay. Sari-sari na ay. Yan, ating halu-haluin lang karikit na git na hindi makurta yung ating anak. Pabubulakan natin papagayat, hinahalu-halaw, mga papagayak na eh. Yan, papagayaan, yan, mga kabayang. Okay, bahin nanonood ng tuga rin naman dito ng napakahaba, mga 11 minutes lang, aray. Sana'y masamahan nyo ako hanggang dulo, mga kabayan. Sana'y patuloy nyo ang suportahan sa akin channel na ito. Panoodin nyo pa rin palaging aking mga videos. Talaga ako may nagpapasalamat sa inyong laging panunood. Yan ba? Meron tayong ano. Ilalagay din yung ano, kalahating kutsarang brown sugar o yung ating pasukal na pulang ano, maputla, nahulog sa bintana. Ayan na, haluhaluin lang natin yan, mga kabayan. Ayan, papagayan. At ipabubula kayo, dinagdagan natin ng ano, karakit na suka pa, mga kalahating kutsara pa, para makompleto ang hasem. Ngayon, natin isasapong na diyan itong ating ano, mga isdang asus na ito. Kita nyo, kaganda na pagkakaprito ay. Kita nyo, sa halimbahay ng camera ay. Ako, pinag-iigi ko ay, ng medyo marikit-rikit panuurin ay magandagandang panuurin yan mga kabayan, isdang asuhos ginatang asuhos mga kabayan, napakasarap nito nako, sana po kayo makagawa din ng garnay, talaga naman sinasabi ko sa inyo, ay nako napakasarap, gusto kong bati itong si kabayan ano June na manalastas, binabati yung kanyang misis na si Amelia na nasa Las Vegas. Gayun din si kabayan Jose Marie Austria na lagi nanonood. Si kabayan Jetro Luna ng nasa UAE. Yan. Yan, ating babalik-balikin lang ng kariket. Ang papagayan nyo itong ating ano, isdang asuhos nang talaga ma-infuse yung ating gatang yon doon sa ating isda. At talaga namang manuot itong ating flavor, itong lasa. Yan, ayos na. Pakukutuan na lang natin ng papagayan yan para maglatik-latik ng kariket. Pero ako hindi ko masyadong pinakakaubos yung sabaw na yan. At nakaw, pagka naman puro latik na eh, hindi rito ang masarap. Kailangan magtitira din yung maisabaw sa kanay, maihapla sa kanay para masarap. Huwag pakakaigahin para ano. Pero yan naman, ikita nyo ang lapot. Kita mo naglalatik-latik na din naman yan. Yan na, pinatay na nga po. Ayos na. Sauce ko po. Itong ating tinatawag na ginatang asuhos. Napakasarap nito. Nakaw, akala nyo yung ginatang tulingan. Salamat nga pala sa mga nanood ng aking ginatang tulingan. Eh. Number one sa aking video eh. Oh, kasarap. Talaga namang
Tuwa eh, mga Pilipino, sa aking ginatang tulingan, lalo pa dito sa kalderitang bakayan. Now, mga kabayan, ang ating ginatang asuho, so lalanta ka na. Kita nyo gaya ang ganda ng kulay, manilaw-nilaw, very enticing sa mata. Oh, sabaway, sabaway! Kayo magayoy kumain ha, mga kabayan. Ay, pandalin ako din ay. Ako talaga medyo social na karikit ngayon. Hindi muna ako nagsakaw. At dahil sa sobrang sarap niya, pag sinakol ko pa, baka hindi na ako makakilala. Ay nako, ay sinasabi ko naman sa inyo. Yan o. Oh. Yan ay hindi matinay. Kaya talagang ayos na ayos ka inay na napakasarap pa ng lasa. Sana ay kayo makabili nito. Isdang asuho. Ito ay medyo mahaba. Yan, kaya sana ay kayo makagawa nito. Mga kabayan, salamat po sa inyong panonood. Yan, ayos, katalo. Isdang asuhos, ginatang asuhos, kabayan. Mga kabayan, salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa video kong ito. Sana po'y samahan nyo pa rin ulit ako sa susunod kong mga videos. Mabuhay po tayo, ingat palagi, stay safe and healthy everybody. Salamat po.